Lahat ng sinulat ko totoo, yun na lang. So sobrang totoo, minsan may nagagalit. Favorite movie ko? Of all time, taka nang hirap niya na. Big Fish. Ang ganda ng story, ah. Ang ganda ng production, ang galing ng mga actor, ang galing ng pagka-direct. Masarap ulit-ulit, hindi nakasawa. Favorite video game? Oy, takira, of all time, ang hirap yan. Video game. Siyempre, yung mga ano, mga typical, di ba, NBA 2K, taon-taon ako bumibili niyan, siyempre. Hindi mo pwedeng ipahiram yan. Yan yung game na hindi mo pwedeng ipahiram. Pero favorite ko, depende sa genre, saan ba, sa RPG? Siguro ano, Fallout. Fallout 2. Siguro siya yung sa pinaka-the best na game na nalaro ko ever, Fallout 2. Tapos, yeah, NBA. GTA. GTA, lagi. Parang NBA din yan, bawal din ipahiram. Bible. Basic instructions before leaving Earth. Ano romantic yun eh? Paano ako maging romantic? Maging ako lang. Maging ako na... Ano ko? Minsan, pag nagiging ako, minsan yung ibang babae sinasabi, uy, romantic nung ginawa mo, pero hindi ko naman pinlano eh. In-express ko lang yung pagiging ako, kung paano ako manuyo ng babae bilang ako. Hindi ko ginagaya sa internet. Message for the youth. Makinig kayo sa mga magulang nyo. Lalo na kung alam nyo yung magulang nyo ay successful na tao at marangal na tao at may paninindigan, makinig kayo sa kanya. Kung wala kayong magulang, makinig kayo ng rap. Marami kayong father figures na mahanap. Favorite app? Twitter. Lahat. Totoo. Wala akong sinulat na fake. Pinaka-totoo? Ayoko, baka magalit eh. Baka may magalit eh. Pero, ayoko, hindi pwede. Hindi ko pwede sabihin eh. Pero, lahat ng sinulat ko, totoo. Yun na lang. So, sobrang totoo, minsan may nagagalit. Cure for depression, exercise. Physical exercise. Ano kasi yan eh, depression yan yung heart mo not catching up to your brain or the other way around, your brain not catching up to your heart. So kailangan mo siyang pagsabayin. Yun nga yung dun patungkol yung kanta namin na Laman Loob about anxiety and depression. Yun dapat yung puso at utak mo pareho yan ng direksyon. Ngayon pag lagi ka nag-overthink, ang nangyayari, yung katawan mo, diba, nakahiga ka lang. Yung katawan mo, hindi napapagod. So, nangyayari, nagkaka-insomnia ka lang. Yung utak mo, inuulit-ulit lang yung problema at mga senaryo sa ulo mo. Tapos, hindi ka nakakatulog kasi hindi ka pagod physically. Mentally ka lang at psychologically pagod. Pero physically, hindi ka pagod. Pero kung pinagod mo yung sarili mo, kahit anong gusto mo gawin mo, basketball, may pagsuntukan ka, gusto mo magbati ka, o makipag-sex ka, nakakawala ng depression yun kasi mapapagod ka, wala ka ng energy para mag-isip ng negative thing. Motivation ko? Motivation ko is, ano, yun nga, the uncertainty of life and the promise of death. Yun ang motivation ko. Meaning of life? The meaning of life is finding the meaning of life. Finding the meaning of... The meaning of life is finding your purpose in earth. Kung ano, bakit, para saan ka ba talaga? Ako, matagal kong naisip, para saan ba talaga ako? Rapper ba talaga ako? Ano ba? Kasi parang ang dami kong kayang gawin eh. Pero sa rap ako pinaka napansin, particularly sa battle rap. So, being that yung battle rap is one of the most extreme
para sa akin, forms of performance art. Kasi hindi lang siya acting, meron siyang rhyming, meron siyang, alam mo yun, parang kang ano eh, stage, nasa stage actor ka. So, maliban doon, nagmumura ka pa, tapos galing sa real life. So, alam mo yun, kung gaano siya ka-extreme. So, kung kaya mong i-survive yung ganun na mental torture, physical, psychological torture, di ba? Baka sa ibang bagay may silbi ka din, di ba? Hindi lang doon, di ba? Baka mali mo pwede kang maging sundalo dahil mentally tough ka, di ba? Mali mo pwede kang maging diplomat dahil magaling kang makipag-usap, di ba? Pwede kang maging spy. 'Di ba? Lalo pag marami kang alam na accent, 'di ba? Double agent, 'di ba? Para sa halimbawa, si Looney may laban sa ano? 'Di ba? Sa Amerika. Tapos yung gobyerno ng Amerika, oh, gusto niyong tiktikan, oh, magaling si Looney mag-English. Oh, may mga tropa na rin si Looney sa Russia. Eh, nag-aaral na rin ng Russian si Looney. Pwede na rin maging spy si Looney sa Russia. O, di ba? Nakita nyo kung gaano ka-valuable bilang government asset si Looney. Tapos sisiraan nyo si Looney, sasabihin nyo, drug addict. Wow! Lakas ng tama nyo, mga bro! Pinakaayaw, bakit Looney? Yung mga ano, alam mo naman kung ano yung sagot, tinatanong mo pa, sinayang mo yung opportunity mo na makapagtanong ng magandang tanong, tapos yung tinanong mo lang is, anong favorite mong strain? Tangina mo, alam mo, mas marami pa. Come on, man. Alam ko, naiintindihan ko, naging ganyan din ako dati, batang utak marijuana, alam nyo yun. Pero ngayon kasi, kailangan nating magising sa katotohanan. Bahala kayo kung makikinig kayo dyan kay Makabobo, basta si Makagaba, hindi ito mawawala. Mas matindi kay Baba Yaga, si Makagaba. Ito, itong ginagawa ko ngayon. Kasi kung mag-isa ako, tangina, dami kong kalaban. Tapos nakangiti pa ako. Proud talaga ako. Putang ina! Yun na lang. Ah, ako yung pinaka-problem student sa klase lagi. Pero, lagi may honors. Laging best in English. Kasama sa debate team, extemporaneous speaking. Kaya siguro ako naging problem student dahil naboboringan na ako sa lessons. Dahil tinuturo na sa akin ang airpad ko sa bahay. Yung airpad ko kasi Pasi Duterte yun. Talagang batas militar. Tangina, araw-araw, dapat meron kang bagong 10 salita. Dapat gamitin mo sa pangungusap kung paano bigkasin, ano ang parts of speech. Putangina, kung hindi, basag ang monoblock sa likod mo. Tangina. Talagang Duterte yun. O, ako kasi yung matigas yung ulo sa mga magkakapatid. At talagang matigas yung ulo. Tangina, may namatay. Susulita. Basta, tangina, ang dami kong nagawang kalokohan nung bata. Kaya ako sasabihin yung maloko ngayon. Gago, mabait na ako ngayon. Nung bata pa ako, tangina, Dennis the Menace. Makakatawa nangyari sa akin ngayon. Ang dami. Meron, ano, galit daw ako sa Iglesia ni Cristo. Tangina, tawa ako ng tawa. Sabi ko, ba't ako magagalit sa Iglesia ni Cristo? Sabi ko, ano itong mga tao na to? Ano lang to yung mga nakikiride sa beef? Una, gagamitin yung mga Muslim. Iyana sa akin. Isipin mo, ang dami kong kalaban. Muslim, Iglesia ni Cristo, Pidea. Tapos tangina yung mga inggitero pang wannabe. Ha? Looney versus the world. Looney, hindi, ako, din naman ako. Yung pagka-versus ko sa kanila, hindi naman violent eh. Kumbaga, handa ako makipag-usap kahit sino sa inyo. Na ganito, tao sa tao. Pwedeng English, pwedeng Tagalog, pwedeng Bisaya, pwedeng Russian, pwedeng Japanese. Kung anong gusto nyo, pwedeng Twitter, pwedeng sa Facebook. Ako yung pinaka-communicative na tao na mahahanap nyo sa Pilipinas at pinaka-puro katotohanan na sasabihin dahil tangina, ano pag gagawin ko? Wala na ibang gagawin. Ba't pa ako magsisinungaling? Tangina, ginawa nyo ng telenovela buhay ko. Yun ang gusto nyo, di ba? O tara, gawin natin. Ikaw, pare. Ito, ngiti ka ng ngiti eh. Smiling face ka eh. Natutunan ko, marami.
araw-araw marami akong bago natututunan. Actually, every tulad ngayon, natutunan ko na hindi basta-basta magpa-interview sa kung sino-sino. Dahil nasasayang din yung oras ko eh, di ba? Dapat piliin ko na sa susunod yung mga mag-i-interview. Dapat marespeto, nagre-research, kumpleto sa gamit. Ayan, tulad nyo, saludo sa inyo, the plug. Challenges, ang dami, tol. Ang dami kong challenges, pero lahat ng challenges na yun, yun ang nagpapawala ng stress ko. So dapat yun ang gawin nyo sa challenges nyo. Yun dapat ang pangawala ng stress nyo. Alam ko nakakatawa pakinggan, pero para mawala yung stress nyo, kailangan stress din ang gamot nyo. Example, kaya hindi ako nasa stress pag may battle ako dahil sinasabay ko sa paggawa ng album. Ngayon, pag nauumay na ako sa kakasulat ng mga mura at mga pang tira sa syota ng kalabang ko, biglang akong lilipat sa kanta, biglang ang dami kong naiisip naman. Gets mo? Bibigyan mo ng ibang stress yung utak mo. Kasi pag lumaki ka na, wala na, pag adult ka na, no choice ka na, puro stress na yan eh. Hindi na yan mawawala. Walang time na walang stress. So, the only thing you can do is choose your stress. Diba? So, kung yun yung trabaho mo, rapper ka, yun yung mga stress mo. May battle ako, may album ako. Ngayon, pag puro battle ka, ako bilang rapper na sobrang tagal ko na nag-rap, pag puro battle rap lang ginagawa ko, nauumay ako. Parang namamanhid na ako sa mga sinasabi ko na parang hindi ko na alam kung ano pa ba yun? Pasok pa ba yun? O baduy na yun? O masyado bang ano yun? Masakit yun? Masyado, alam mo yun? Yung timpla ko nawawala na. So, nililipat ko dito sa pagsulat ng kanta para ma-refresh ako na, uy, paglipat ko din, nagugulat ako na parang ang dami ko nasusulat bigla sa kanta. Dahil yung mga yun, nasusulat ko sa kalagit. Dahil yung utak natin, baliw eh. Ng artista, baliw. Pag may gusto kong gawin na isa, yung utak mo iba yung gustong gawin. So, kailangan mong lokohin yung utak mo. Ngayon, kung gusto mong magsulat ng para sa battle, kailangan mong magsulat ng kanta. Kasi, pag nagsusulat ka ng kanta, puro pang battle yung maiisip ng utak mo. Dahil yung utak mo, as an artist, rebelde. Ano, rebel by nature. So, mag-rebelde sa'yo yan. So, kung gusto mong, tangina, gusto kong mag-drawing ngayon ng ano ah. Pero puta yun, sa utak mo, iba yung gustong gawin. Alam mo yung gusto kong, ay di, wala akong spray eh. Puro brush lang yun, alam mo yun, tangina. Ganun ang utak ng artist, rebelde kasi ang artist. Ngayon, hindi ko kailangan ng pera. Ito yung trabaho na ginagawa ko ngayon. Wala akong nagbabayad sa akin, wala akong kinikita dito sa ginagawa ko. Ang para sa akin, i-educate ko yung mga, yung youth sa in my own way. Hindi lang yung youth, pati yung mga matatanda na napag-iwanan na ng panahon hanggang ngayon, naniniwala pa rin na yung langit ay nasa taas. What makes me happy? Truth. Truth. Justice. Truth, justice, love. Respect. World peace. Stop drinking alcohol for 9 years. 9 years alcohol free. Yeah. Apart from mga satelita na shot, pag alam ba, mga pakisama, hindi ka makatanggi. Alam ba, yakuza yung nag-ano sa'yo. Yun. Pero other than that, yung me drinking for pleasure, not anymore. Weed is a very controversial plant na dapat ay binibigyang time ng at panahon ng research ng government natin. At ako, isa ako sa willing na participant na pwedeng maging tool or research material nila para sa marijuana, para malaman nila yung pros and cons nito sa medicinal part tsaka sa recreational part. Dahil siguro ako may explain ko ng maayos at without bias, dahil I am pro marijuana but I am anti legalization.
Gets mo? For now. Kasi para sa akin, yung medical condition na that I was diagnosed with, yung marijuana talaga yung best medicine doon na dahil yung kidneys ko may tama na din. Alam mo yun, naabuso ko rin yung sarili ko nung bata ako. Alcoholic ako dati. So, alam mo yun, yung liver ko, pinapreserve ko na din pati yung kidneys ko. So, yung ano kasi, yung THC tsaka CBD, meron siyang form na hindi mo naman ini-smoke. So, hindi mo naman kailangan, alam mo yun, nagamot talaga siya. Na, kaya ngayon sa Canada, buong Canada, legalized siya. Hindi lang medically, recreationally. Although, alam ko na hindi pa handa yung Pilipinas doon. Kaya nga sinabi ko na anti-legalization ako. Dahil sa mga batang pahul na gusto ko munang batukan isa-isa muna. Alam mo yun, siguro mga apat na taon mo muna papangaralan yun mga yun na tangina nyo, hindi para sa inyo to dahil hindi magmamature physically yung brain nyo. Pag, alam mo, 18 years old ka pa lang, 16, dapat 21, and, hindi lang, para sa akin, hindi lang enough na 21 and above ka para mag-qualify ka ng mag-marijuana. Para sa akin, dapat taxpayer ka. Pangatlo, dapat wala kang criminal record. Pang-apat, yun, may trabaho ka, taxpayer ka, di ba? Pang-apat, dapat, meron siyang, ano lang, limit. Parang, ano ba, ang tawag dito, merong, ano man tawag dun? Ang tawag sa Tagalog dun, ano, limit. Limitasyon din, hindi limitasyon eh. Parang may reasonable amount na, ano ba, na may dala ka. Kasi, yun ang, eto ah, the reason why marijuana is dangerous is because it's illegal. Diba? Lagi nilang sinasabi na marijuana is good for you. Yes, it's good for you. Pero, not when it's illegal because jail is bad for your health. Diba? Kaya bad yung marijuana pa. Sabi nila, eh, kaya yung sigarilyo ang legal. Kasi hindi naman nakakapraning yung sigarilyo. Eh, yung marijuana kasi pag sinindihan mo yan, napapraning ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng praning? Ibig sabihin ng praning, paranoid. Totoo yun na nakaka-paranoid ang marijuana. Alam niyo kung bakit? Kasi illegal. Lahat ng illegal, nakaka-paranoid. Ngayon, di ba, bawal naman ni Garillo? Nakaka-praning na rin mag-Yossi. Hindi niyo napansin? Di ba marami ng lugar, nagsinay na ni Pangulong Duterte yung nationwide smoke ban. So marami ng lugar na hindi ka pwede mag-Yossi. So marami na rin praning ngayon na smoker. At lahat ng smoker na yan ay addicts. So ano, papatayin nyo lahat yan? Addict din yung mga yan eh. Kaya nga smoker yan dahil habit. Smoking is the most disgusting habit of all. Ang baho sa kamay. Ano nga, 12 days na ako walang sigarilyo. Maraming salamat sa prutas at sa vapes na mga vape na nabibigay sa akin mga sponsors. Yun, natigil ko yung UOC. Ako hindi... Nandito ako para linisin yung imahe ng marijuana dahil maraming Pilipino, lalo na yung mga may mga life-threatening diseases tulad ng epilepsy, Crohn's disease, ano pa ba, mga seizures, mga pwede siyang treatment pag, alam ba, may chemotherapy, pag yung tito ko, mismo, tito ko na namatay na, rest in peace. Nagki-chemotherapy siya, nahihirapan siyang kumain at matulog after nun. Ano lang, CBD oil lang yung nagpaano. Pero nahihirapan kami dahil walang willing, bira lang yung willing pag may uuwi. Alam mo yung kailangan mo pang, alam mo yung tangina, kailangan mo mamatay para dun. Na hindi naman nakakamatay yun. Na ako rin, willing ako naman sabihin na prone to abuse siya ng youth. Ngayon yung mga matatanda, hayaan nyo sila kung gusto nyo mag-smoke ng isang kilo dyan, hindi naman sila mamamatay. Ang concern ko yung mga bata, dahil hindi na yan mag-aaral sa school tol. Tsaka hindi mo pwede pang gawing marijuana nation tong Pilipinas, dahil tol, kahit na island, ano tayo, diba islands, ano tayo,
tropical country tayo, di ba? Islands. So bagay, isipin mo, di ba? Parang Hawaii, parang Jamaica, pwede kang mag-Bob Marley dito. Pero, alam mo yun, isipin mo yung mga aksidente kasi na pwedeng mangyari na pag ginawa mong cool yung kultura na yun dito eh. Yun nga yung dahilan kaya ayoko mag-public dati na pro-marijuana ako dahil nagsisend siya ng wrong message sa kabataan na cool mag-marijuana. Hindi. Ang sinasabi ko, huwag yung patayin yung mga pasyente. Huwag yung, bakit yung pinoprosecute yung, bakit hindi nyo i-regulate para mawala sa kamay ng mga kriminal. Kaya lang naman, ano, ang problema kasi sa PDEA, ang alam nilang drugs, o kunwari na alam nilang drugs, ay shabu lang at marijuana. Alam nyo kung bakit? Alam naman nila na may ecstasy, alam nila na may heroin, alam nila na ano pa ba ibang mga fly highs, ano pa ba, mga ibang drugs. Yung mga recreational drugs, mga designer drugs na delikado, alam nila na may mga ganun. Pero bakit shabu at marijuana lang ang pinagtitripan nila? Dahil yun ang small time. Yun ang kayang bilhin ng regular na Pinoy. At sobrang readily available niya anywhere. Ngayon, bakit mas malaki yung sentensya sa marijuana kaysa sa shabu? Ngayon, may nagsabi sa akin dahil yung shabu, kahit illegal yun, nagbabayad ka pa rin ng tax dahil yung ingredients nun, mga muriatic acid, lason sa daga, ano pa bang battery. Tangina. But hindi ko alam kung bakit nila. Alam nyo, kaya ako lagi ko sinasabi, hinahalin tulad sarili ko kay Jesus, hindi ko ginagaya si price tag. Pero idol ko kasi talaga si Jesus Christ eh. Alam nyo, maraming nagsasabi sa akin, Luni, mag-Christian ka na. Bakit si Jesus Christ, Christian ba yun? Gets mo? Ginagaya ko yung buhay niya, kung paano niya, paano siya nakisama sa mga tao, paano siya. Ganun din kasi ang nangyayari sa akin ngayon eh. Parang gusto nila akong i-crucify bilang drug addict. Na si makagago ang ano, savior ng kabataan. Makinig, tangina, yun yung savior ng kabataan, nangingialam ng relasyon. Parang bakla yun, tol. Pag lalaki ka, you don't pry into another man's business. That's homosexual shit. That's gay shit. Sabi ko talaga, no offense to gays. Talaga, di ba yun ang gustong gawin nila Boy Abunda? Di ba? Kung tunay na lalaki ka, wala kang pakialam kung magkano yung pera ng tropa mo, kung magkano yung... Tangina, tunay na lalaki, ang pinapakialaman na yung sarili. Tangina. Rap industry, tangina. Inggit lahat ng industry sa rap industry. Rap industry ang pinakamalakas ngayon, pinaka nag-generate ng pinakamaraming trabaho. Akala nyo, rap lang yan. Isipin nyo, ilang mga roadies, mga managers, mga photographers, mga stylists, mga makeup artists ang nabibigyan din nila ng trabaho. Kaya malaking industry. Rap pa lang yun ha. Isipin mo yung buong hip-hop industry. Kung talagang, alam mo yun, gamitin natin yung utak natin ng tama at puso at alam mo yun, mag-evolve tayo bilang mga tao. At pakita natin sa gobyerno na kahit walang tulong nila, kaya natin i-govern mga sarili natin dahil hindi na tayo third world country. Diba? Tayo ay liberated country na Pilipinas, na makabagong Pilipinas na hindi takot magsalita at alam yung sinasabi. Stress. Ang ina, ang pinaka nakaka-stress para sa akin ngayon ay mabagal lahat. Parang gusto ko madaliin. Gusto kong gawin lahat sa isang araw. Kasi hindi ko alam kung hanggang saan, hanggang kailan ako eh. Lahat naman tayo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo eh. Pero sa akin ngayon, mas clear and present yung truth na yun eh. So, parang yung drive ko, triple eh. Kaya gano'n. Rapper, modernong aktivista, social media vigilante. Love? Parang tubig. Mahirap i-explain. May-explain mo siya ng iba't ibang ways. Maraming klase ng love at swerte ka kung makahanap ka ng 10 klase sa buong buhay. Makamit ka ng
10 iba't ibang klase ng love sa buong lifetime mo, maswerte ka. Pag maganda, hanapin mo yung iba't ibang yun, dahil hindi lang isa yung klase ng love. Girls? I love girls. I love women. Girls make the world a better place to live in, kasi mga lalaki puro ego eh. Ako pag gusto ko mag-unwind, marami akong kaibigang babae. So, mga amigas, diba? What's up, amigas? Fear. What about fear? Fear. Kung ano yung fear ko? The explanation is... Fear. Fear is nothing. Wala eh. Fear is an illusion. Fear is... you invented fear. Mindset. Mindset is forever. Once yun na yung mindset mo, yun na yung mindset mo. Fetish ko? Baka mamaya, bigla tayong atakihin sa hotel ng mga... Teka. Fetish! Sa aeroplano. Gusto kong magawa yun sa aeroplano. Ibigay kong advice sa mga bagong rappers. Aralin nyo mula simula. Hindi nyo pwedeng magsimula sa gitna. Aralin nyo yung roots, kung bakit. Sino yung pinakaunang rapper, unang rap album. Aralin nyo yung buong history. Kasi pag hindi nyo yan alam, darating sa point ng karir nyo na mumultuhin kayo niyan. Mumultuhin kayo ng hindi nyo paglingon sa kasaysayan ng kultura at ng sining na pinapasukan mo. Maraming multo dyan. Local influence, sobrang dami. Lahat ng kaibigan ko, influence ko yan eh. Lahat. Mapalumaman o bago na influensyahan nila ako eh. Ako, ano kasi ako eh, resulta ng lahat ng influences ko mula nung bata ako. Hanggang ngayon, hindi ko iniisip na parang ito na yung final form ko. As much as possible, iniisip ko, beginner ulit ako eh, na parang si Shanti. Mas, ilan taong ka na ba, 18? Iniisip ko, 17 ako eh. Alam mo yun, parang hindi, iniisip ko, tangin na si Shanti, kailangan ko kabulin. Hindi ko iniisip na, si Looney ako. Alam mo yun, lagi ko iniisip na beginner ako. Kaya, ganun pa rin yung ano ko, gigil ko. Hindi nawawala yun dahil beginner yung mindset ko. 5 years from now, gusto ko nakikita sa sarili ko. Tumutulong pa rin sa bansa. At ano, siguro marami na akong artist na nabigyan ng magandang buhay. Wala eh, kasi IT ako eh. IT graduate ako eh, so social media, tangina, yari kayo sa akin. Magaling ako sa computer. Diba? Hindi lang English, Tagalog, Bisaya, Spanish, Russian, Japanese, Italian. Kaya ko rin mag-Java, C++. Marami yung languages na alam. Alien. Sinabi ko naman. Looney versus Oxymiron. Natatakot na si Oxymiron dahil sa mga nga, threat na natatanggap ko dahil medyo sensitibo nga rin yung lagay niya dun sa bansa niya politically dahil sa mga lyrics niya, mga pinagsasabi niya sa gobyerno niya. So, sabi ko, sinabihan niya ako na hindi na daw pwedeng mangyari sa Amerika. Na dapat dun yung plano namin sa Los Angeles. Hindi na niya pwedeng gawin na dahil manganganib yung buhay niya. Mapapagamalan siyang tawag dito, spy ng ano, Russian-American spy, dahil magaling siya mag-English eh. So, yun, marami siyang gusto doon. So, hindi pwede.
So baka gawin namin ang pinipilian namin initially London tsaka Toronto. Baka sa Toronto dahil magcha-champion yung Toronto. Hindi ko pa alam, baka mabot game 7. Basta as of now, 'di ba? Kung ano man. Baka sa Toronto mangyari talaga 'yun eh. Malaking chance na sa Toronto. World domination next year. Tinry ko siyang sabihin, i-convince na this year, marami daw nga sa plato niya, marami daw siyang may mga, babattle pa daw siya na iba. Okay, okay lang. Nagbigay tayo ng ano. Ako hindi naman ang humingi ng condition sa kanya, puro condition niya yung nasusunod. Kasi sabi ko sa kanya, i-promote niya ng todo. Eh, tropa naman niya si Drake. Sabi ko, do everything in your power to make this battle the most viewed ever. Yeah.